We have a very special guest kasi papaunlakan tayo ng isa sa mga idolo ko pagdating sa komedya sa Philippine television. Without further ado, I would like to welcome Madam Pok Wang. How are you? Ay, nakakaloka yung madam. Mamang yes. Na lang. Mamang, ah, mamang hello. Pokey. Oh. Sige, yun. Oh. Ito po ay, ang yes. Katanungan ngayon. How kaya, to know yan? If he is the right one? Kasi yung partner ko ngayon, si Lee O'Brien, he's ano, American, he's from Bay Area. Pangatlo na siya. May nakita ko kay Lee na wala dun sa dalawang nauna. Is talagang nagsakripisyo na iniwan niya kung ano yung meron siya dun sa sa Amerika. And sumama siya sa akin dito. Hindi nga niya alam kung anong hinaharapin yung future niya rito eh. And then, may anak akong babae. Nakita ko kung paano niya nirespeto. Bilang isang ina, malalaman mo yung pakitang correct. Tao lang versus sa talagang bukal sa loob. So nakita mo yun sa kanya? Yung sincerity, nakita ko yun. And niyakap niya yung religion kasi Buddhism siya. Meron ka bang isang pagkakataon na nakita mo na without a shadow of the doubt, this is the guy that I wanted to be with for the rest of my life? Nung time na yun, siguro mga ilang buwan pa lang kami. Tapos medyo nagsisimula na yung sakit ni mama. Tumabi siya sa nanay ko and then niyakap niya. And then tinawag niya ako sa kwarto, sabi niya. Sinabi niya, kailangan kayo ng nanay mo. Ngayon niyo kayo kailangan. Hanggat nakakaalala pa siya ng kahit papaano. Paramdam niyo. The message of what Mamang Pok Wang was saying is that you don't really have to base the time na meron correct. Kayo sa isang tao, but that specific situation na marirealize mo na siya na yun. The right person is worth the wait. And I'm glad that somehow ngayon masaya ka naman na, di ba? Oh, super! Super! Napakasaya. Siyempre, lalo pa nabiyayaan kami na isang anghel. Amazing. Na it can really take you from all those sufferings that you did for the past 17 years, it's all worth it now. Paano pag matagal na kayo, is it automatically means that he is the one? Number one, para sa akin, is trust. Para malampasan niyo yung mga lubak na yan. And then, communication. Yeah. Yes, exactly. He's the one pala. And then, wala kang ginawa kundi mag-serious na mag-serious. Kailangan talaga, both side, nag-uunawaan kayo, nagtitiwala kayo sa isa, and respeto niyo sa space ng bawat isa. Di ba? Yun, ganun. Sometimes we tend to blame or we tend to find the right one outside eh. Parang sa external part. Pero most of the time, we fail to realize na may responsibilidad din tayo para mahanap natin yung taong para sa atin. And that is what I've learned from what you said. Exactly. Chosay! You're talking to him in English ba or tinatagalog mo din siya? Actually, ito pa isa kong nakita talaga sa kanya na he's the one. Alam mo kung bakit? Nag-aral talaga siya ng Tagalog. Ang galing niya mag-Tagalog. Anong pinaka-first na language na nalaman niya sa Tagalog? Ang una niyang natutunan is magkano. Kaibigan, magkano? Mesong kaibigan, 300 na lang. 300? Dib, that's good, no? At least. Tapos yung masarap. Kasi mahilig siya kumain. Uy! Sarap naman! So if you don't mind me asking, what is he doing right now here in the Philippines? Wala pa itong mga pa-lockdown na to. Umaacting-acting siya kasi nagkakilala naman talaga kami sa movie. Leading man ko siya sa The Filipino Channel. Storya yan ng mga Pilipino sa Amerika. Siya yung leading man ko na naging totoong buhay. Ay, last. Next question natin. If the relationship gets cold, but he never gave up on you, automatic ba yun na he is the right one? Alamin mo muna kung bakit niya ipinaglalaban. Ano ba talagang motibo niya? Hindi lang puro puso, dapat puro utak din. Diba? Tsaka sabi daw nila, kung may araw daw ng mga puso, sana may mga araw din ng utak. Oo nga. Next question is, anong sacrifices na kaya mong gawin para sa love? Okay. Yung na sacrifice ko as a mother. Ito yung recently lang yung sa bunso ko. Yung edad ko, 45 ako nung magbuntis doon sa bunso. Complicated na. So, kailangan ko mag-stop work talaga. So, sinacrifice ko yung career ko, yung ano ko. Diba? Pero itong buhay na nasa sinapupunan ko, regalo niya sa akin to. Hindi lahat nabibigyan sa ganong edad. Hindi ba? And yung sacrifice ko naman para kay Papang, maraming bumati ko sa akin nang makilala ko siya. Naku, gagamitin ka lang yan. Pera lang yan ang habol mo. Lahat yon pinatunayan ko sa kanila na mali yung sinasabi ninyo. Itong taong ito na hinusgahan nyo na agad. Mm-mm.
ito yung kasama ko ngayon. Ito ngayon yung kayakap ko. Ito ngayon yung kasama ko lumalaban. Ito ngayon yung pag nasasaktan ako, ito yung nagsasabi sa akin na muna sagutin niya mga yan. Basta tayong dalawa, alam natin kung ano tayo. Ang sakit nun, di ba? Kasi para bang ibig yung sabihin dahil ganito ako, hindi na ako pwede magmahal, hindi na ako pwedeng mahalin. Pero siya yung nagbibigay sa akin ng tapang. Siya yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para malampas ang lahat yan. That's why I love him. After every struggle that you have passed through, after every controversy na binabato sa iyo ng mga tao, we are living in a world where people judge each other easily. Correct. Pero the satisfaction of proving them wrong is what makes everything worth it. So ito, Mami Poki, if he makes you feel like a queen, is he the right one na ba agad? Iparamdam niya muna sa mga anak ko na princess siya. You don't know. Baka the reason why he's just doing that is because there's still an ulterior motive. Once you protect my kingdom, you'll be my king. Nax, grabe. Pwede yun, ha? Next question po, Ate Poki. Last question guys, from Miss Tintin. Hi, Tintin. Nasaan ka ba? Hello, Miss Tintin. Hello. How are you? Hi, Tin. Okay na. Nandito ako sa New Zealand. Okay. Anong may advice mo as a strong, independent woman? Alagaan yung sarili nyo. Importante yun. Hindi rin kalimutang mahalin ang sarili niyo para naman makashare din kayo ng pagmamahal sa mga nasa palibot. Yes, I totally agree with that. Thank you very much. Tin, God bless you, Tin, ha? Ingat Thank ka you very much, Tin. Somehow, we tend to think that we know someone based on what they show us sa TV. Like, everybody assume that you're an individual who just makes everyone laugh. Pero we fail to realize na you also feel a lot of pain. You also feel a lot of struggle. You still persevere. At nandyan ka ngayon. And for sure, mga nanonood ngayon is looking up to you. I mean, real talk yun. Hindi sugarcoat yun. Anong last message mo sa kanila? Coming from a strong, independent woman like yourself. Para sa akin, enjoyin mo lang yung buhay mo ngayon. Tapos, mahalin mo muna yung sarili mo. Respetuhin mo yung sarili mo. Learn to forgive, love, and respect. Hindi ganun kadali gawin yun, pero yes, maaano rin natin yan. Strong words coming from a strong woman. Usually, the right thing to do is the most difficult thing to do, di ba? So, kung ikaw man ngayon nanonood at sa tingin mo'y wala ng pag-asa at sa tingin mo na hindi ka na talaga makakahanap ng kaligayahan sa buhay, you can reference Mamang Pokwang for showing us that somehow, life, there will still be good things that's gonna wait for you at the end of the tunnel. Marami kang na-inspire, maraming tao na nakita yung deeper than what you show, yung all the smiles, all the laughter na binibigay mo sa amin. You were able to show us your other side and we appreciate that. Thank you very much. Salamat din. Thank you po. Have a nice day. Bye. God bless. Si Mamang Poki kasi kanina, she was able to show us and made us realize those kind of things. Posible pala, may mahahanap pa pala talaga akong isang tao na magpapasaya sa akin. Somehow, we have to put our energy into developing our self part. We spend so much time on finding the right person na pag nahanap natin siya, magugustuhan din ba niya tayo? And most of the time, the answer is no. Do not find but attract. The right one gets attracted to your special capabilities. Your empathy, your kindness, the way how you talk, how you carry yourself. That is not something that you just find right off the bat in your individuality. That is something that you develop. An analogy ko dito is having a Lamborghini na maganda yung interior, maganda yung design, but wala siyang fuel. So everything that you see is useless kasi the main purpose of why there is a car is to take you from point A to point B. I'd rather have tricycle or I don't know, anything that is way less than a Lamborghini as long as marami akong gasolina. Kasi that will take me even further than a Lamborghini because I have a lot of fuel.
I always say that adversity is the pillar to success. That is one of the things where it can help you grow as an individual. Do not curse it, because somehow those trials, those instances where it was so difficult that you wish you'd given up but you did not, that is what develops your character. It will allow you to find the path to happiness, to fulfillment, to success. In that suffering and pain is actually very instrumental to make you realize that life is a life worth living. Sabi ni Patay Korean, hindi ko alam. All I can say is thank you. Nabuksan ang isip ko sa lahat ng sinabi nyo. God bless. Thank you very much. Kuya, sino kaya ang susunod na guest? Ay, mag-abang ka, my friend. May pasabog si Real Talk Darbs sa susunod natin na guest. Baka hindi nyo akalain na siya yung guest ni Real Talk Darbs. Pero abangan nyo lang. Thank you very much. And you guys have a wonderful time. I hope you guys is having a wonderful evening. I'll see you again next week for my live. This has been Real Talk Darbs, giving you real thoughts through real talk. Yalla, bye. If ever you are one of the guys who wants to pursue their passion through vlogging, I wanted to say that RTD Vlogging Academy is launched. Yung first batch natin, nagkaroon kami ng ano kahapon. Very successful. I'm very happy with the result and very happy with the feedback. So if you want to enroll, if you have a friend who want to enroll, go ahead, PM me, sa Real Talk Darbs. RTD Vlogging Academy is out now. Thank you very much. I hope you guys are safe in your place. This has been Real Talk Darbs, giving you real thoughts through real talk.